Yung ipinanganak kang mahirap, circumstance yan. Hindi mo kasalanan yan. Hindi ka naman nakapamili ng pamilyang kabibilangan mo eh. Pero yung mamatay kang mahirap, sabi nga, di ba? Malamang kasalanan na yun. Lalo pat kung hindi ka nagsumikap para maabot ang isang magagandang katatayuan sa buhay. Ako naniniwala, hindi tayo biktima ng circumstances. Manapag victims tayo ng ating mga choices. Minsan ay mayroong nagsabi, those who do not remember history are doomed or condemned to repeat it. Ang mga tao raw na hindi alam o hindi naaalala ang kasaysayan ay parang nakatakda ng ito'y ulitin ba. Tama naman, pero parang kulang. Kasi ano nga naman ang magagawa ng alalahanin mo lang na hindi ka matututo? Yun kasi ang mas mahalaga eh. Hindi lang yung maalala, kundi yung matuto ka. Kaya mas gusto ko yung version na sinabi ni Winston Churchill sa kanyang speech noong 1948. Ang sabi niya, those who do not learn from history are condemned to repeat it. Hindi lang kinakailangan ng remembering. Hindi lang kinakailangan ng knowing. Kinakailangan ng learning. Sapagkat kung hindi, abay yung mga magaganda, hindi na natin mararanasan uli. At yung pangit, pangit, huli nating mauulit. Ako naniniwala, hindi tayo biktima ng circumstances. Manapag victims tayo ng ating mga choices. Yung chikboy yung lolo mo, chikboy din yung tatay mo. May mga naging gamit. So, for some time, ilang generation, kayo ay biktima ng broken family. Aba, hindi mo po pwedeng gawing excuse yun. Kapag ikaw ay nagkaroon ng third party, eh ganun din si lolo, ganun din si daddy. May depression yung ibang mga kamanag-anakan mo. Okay? So, pwede mong maranasan talaga yun. Pero pwede mo ring malampasan yun. Makontra yun. In fact, even science can attest to this. Yung mga namamanang sakit, kapag may proper diet, kapag healthy living, pwede mong hindi mamana. Pwede sa'yo ay mag-stop na. Abay, kung gugustuhin mo talaga, ilan na yung kakilala ko na may diabetes? Kapag tinanong mo, oh, bakit ang taas-taas ng sugar mo? Ang sasabihin, dahil namin talaga. Habang sinasabi, dahil namin eh. Ay, may subo-subo namang ice cream na dahil namin eh. Ni hindi magawang mag-jogging o kaya simple walking. And granted for the sake of argument na mayroong direct link o epekto yung nakaraan. Abay, wala ba naman tayong magagawa upang sa kasalukuyan at sa mga susunod pang panahon ay ituwid yan kahit unti-unti lang? Brothers and sisters, ang Panginoon natin ay Diyos ng kasaysayan. He's the Alpha and the Omega. Siya ang simula at hantungan. At iba't sinabi niya, I am the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. I am, present tense. So sa bawat yugto at sandali ng kasaysayan, ang Diyos ay nandiyan dyan upang tayo ay gabayan, upang tayo ay tulungan. Nandiyan din ang ating kakayanan at kalayaan upang mamuhay ng masaya at payapa kung ating gugustuhin lamang. Kung ating gugustuhin lamang. Gaya ng sinasabi sa karanasan ni San Pablo, sapat ang grasya ng Diyos. Nasa sa atin lang talaga kung gusto natin na ating buhay ay umayos. Mga kapatid, tama ang sabi nila, pass is pass, let bygones be bygones. Pero dapat, hindi natin totally kakalimutan ang nakaraan, lalo pa yung mga ginintuang bagay na dapat nating matutunan. Otherwise, again, paulit-ulit na lamang na cycle yan. Dapat, once and for all, sa bayan, once and for all, sa familia, ibe-break ko ang pattern na ito. From now on, mula sa akin, wala nang magkakasakit ng ganito. From now on, mula sa akin, hindi na mangungutang ang pamilya ko. From now on, mula sa akin, hindi na magloloko
ako. From now on, mula sa akin, hindi na magdidildil ng asin ang magiging mga anak ko. From now on, mula sa akin, hindi na magsasuffer ng nakaraang suffering ng mga ninuno ko, ng mga magulang ko, ang bubuing pamilya ko. Mahirap yun, kasi it's breaking the pattern. Pero sabi ni St. Catherine ng Siena, nothing great is ever achieved without much ensuring. Ano ba naman ang hindi natin kakayaning tiisin kung ang idudulot naman ito ay magandang pagbabago sa atin, sa pamilya natin at sa mga susunod na henerasyon sa atin. Kapatid, maaring produkto tayo ng nakaraan, pero hindi tayo yung nakaraan. Kaya nga ipinanganak tayo ngayon sa kasalukuyan. Iba pa rin ang buhay natin sa nakaraan. Meron tayong kakayanan na kung may maliman sa nakaraan, ngayon ay ituwid yan. And I assure you, katulad din ng sinabi ni St. Catherine ng Siena, if you are what God wants you to be, then you can set the world on fire. Mas marami tayong magagawa at mas marami tayong ma-encounter, ma-experience na biyaya kung if we'll not live in the past, kung gagawin nating maganda ngayon at ang bukas. Amen.